Huwag mo akong papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Sorry, Your Honor. Yung confidential agent mo dyan, official na confidential agent ng PNP? O agent nyo lang? Sinong unang pumutok? Si Brian Laresma, sir. Ano ang gamit niyang baril? Calibre 38 po, sir. At huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin niyo yung tama. Yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po, dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Ako po'y kapatid ng binaril po nilang si Brian. Mga 6:26, basta po humigit kumulang ng alas 6, na baril po yung kapatid ko. At nalaman ko pong 7 o'clock, dinala sa ospital at 7 o'clock din sila nag-conduct ng operation po. 6:25 po, baril na po ang kapatid ko. Pero hindi po nila agad dinala sa ospital. Namatay po ang kapatid ko, naubusan po ng dugo. Saan po nila dinala? Napakasakit po, kitang-kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang na sinasabi nilang drug bypass operation po, wala po. Nang laban, wala pong baril. Nakasakay po ang kapatid ko sa motor. Pagbaba po ng sakay ng coaching grain, dalawa, binaril po nung isa, wala pong kalaban-laban. Mr. Chair, if I may. Sige, Congressman Basita. Mr. Laresma, mga gaano kalayo ka doon sa pinangyarihan? More or less, ilang meters? Mga ito lang po, tsaka yung... Okay. Colonel Litag, Mr. Chun, nandiyan ba si ano? Police Master Sergeant Makaraig? Dito po, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kayo Mr. Police Master Sergeant Makaraig? Nandiyan ba? Yes, andiyan na yan. Sige, you can ask question, Congressman Basita. Ilan yung operatives do sa insidente na yon? Bali po ay 5, Your Honor. 5. Sa out of 5 members, operatives, may kasama ba kayong policewoman? Wala. Meron po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Laresma, sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to na malapit ka lang. Tama? Opo, malapit po ako. Doon ba sa nakita mo, ano ang bumaril? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tomboy po siya. So, babae? Babae po. Mr. Chair, nandiyan po ba si Police Staff Sergeant Michi Perez, yung nag-act as poster buyer? Your Honor, andito po. PSSG Michi Perez, Your Honor. Pwede ka bang tumayo, Police Staff Sergeant Michi Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang policewoman na yan ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. Okay, thank you, Mr. Chun. You may take your seat, Police Staff Sergeant Michi Perez. Michi Perez, base doon sa report na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A, General Lucas, ikaw ang nag-act as poster buyer, tama? Yes po, Your Honor. Nagkaroon ba ng bentahan? Wala. May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka? Yes, Your Honor. Nandito rin sa report,
na nakita mo, allegedly, na may firearm. Nakabukol. Itong nasawi, tama? Yes, Your Honor. Paano mo nasabing may sidearm siya? Paano? Sir, nakabukol po dito sa may bandang harap na kaliwa nung bewang niya, sir. Bandang kaliwa, may nakabukol. So, nung makita mong may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka, sir, firearm, sir, yun eh. Anong nakita mong, anong ginawa mong pag-iingat? Sir, standstill lang ako kasi, sir, baka makahalata na intel operative ako. Baka putukan agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa regional director, nakahalata yung biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata o baka mahalata? Sir, doon sa report po, Your Honor, nakahalata yung si Brian Laresma, sir. O, nung, sige. Nung bumaba, sir, yung mga kasamahan ko na operatiba, sir. Okay. So, obligation lang, ano, Congressman, maputo lang kita kasi medyo naligaw ako doon. May, if you will allow me, ano? Yes, Mr. Chair. Lang. Yung bang pangyayaring yun, RD, saan ba nangyari yung incident nung barilan? According ko sa report is sa may boundary ng San Juan and Chaong, Your Honor. So sa tulay, di ba may bridge doon? Yung boundary? Yes, Your Honor. So sa bridge nangyari yung barilan? Yes, Your Honor. Sa may tulay po. So kung sa bridge nangyari yung barilan, so yun ang inoperate nyo, ano? Sino to? Si Michi Perez. So doon talaga yung tagpuan ninyo? Yes, Your Honor. So nung nandun na kayo sa area, ilan sasakyan ang nakatigil doon sa bridge? Bale, sir, yung sinasakyan ko pong motor at saka, sir, yung naka-position namin na nakasasakyan na four-wheel, sir, yung Bios, the green. Bale, sir, dalawa yung sasakyan. Pero magkalayo, sir, sila nung ano. So, katext mo si, ano, si Laresma? No, Your Honor. Ang... So, paano ka nag-po sa kanya, nabibili ka? Your Honor, ba, paano mo siya na-contact? Humigit ko mo lang, Your Honor, 6:40 ng... Hindi, tinatanong kita, paano mo na-contact si, ano? Paano mo siya nagsabi, paano mo nasabi na, oh, magkita tayo dito sa tulay kasi bibili ako ng, ano, ng droga? Your Honor, yung confidential asset po yung kausap niya, bali... Hindi, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya na-contact? Kasi posture ka, di ba? Yes, so, siyempre, may contact ka doon para sabihin na, oh, sige, magkita tayo dito, bibili ako, parang ganun, di ba? O paano mo siya na-contact? Sir, ito, yung confidential asset po namin, yung alpha namin po, yung kausap niya. Bali, sir, nung kausap niya, ibinigay na sir niya yung description ko, sir. Yung suot ko. And then kasi sabi niya, nung ni Brian, na pupunta na siya doon sa Mr. area. Chair. Yes, oh, Congressman, ako please. Sa dami na nang inimbestigaan natin na illegal by bus, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yun, yun na nagtuturo doon sa subject na bypass operation. May ask, Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung Madam Michi? Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun, sir. Paano ko po malalaman, Madam Michi, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil that's a very good excuse yung sinasabi nyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Sorry, Your Honor. Yung confidential agent mo dyan, official na confidential agent ng PNP? O agent nyo lang? Sir, ano po siya, BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista
sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin nung nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron ba siyang appointment na confidential agent ninyo? O house show na agent lang ninyo? Sir, meron talaga sir appointment, sir. Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, we'll be because if she is found lying, eh, kagaya ni Honorable Paduano, papakuha site in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Yeah, Michi, with the indulgence of Congressman Basita, I'm sorry, you know, very crucial lang itong i-discuss natin. Michi Perez, may we remind you, again, lagi namin sinasabi ito, binibigyan namin ng pagkakataon. Huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si si Brian Laresma doon sa Tulay para magpalitan, di ba, ng pagbili ng drug at yung pera, di ba? Bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, ano sinasabi mo, confidential informant mo, na umattend sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texts that transpired between Brian and that informant. No? Because right now, no, I heard, and this brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang texts na doon sila magkikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fund. Do you have the copy of that text meron between you and your brother? Meron po. Yes. So, Michi, if I see this communication between him and his brother, na doon sila magkikita, sa tuloy na yon, at hindi mo maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian at yung iyong informant ay magkikita doon sa tuloy na yon, then we will be citing you in contempt. Now, we will give you a chance, Michi. Ha? Ibigay mo sa amin right now kung sino yung informant mo, and then we will be asking him or her to be in here. And you, Mr. Laresma, kindly submit to us yung dokumento na nagtetext sa ikaw at ang brother mo. Okay. Congressman Busita, now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, Mr. Chair, noong makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Chair. Yes, Sir Honor. Noong makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo? So, nagkabentahan? Yes, Sir Honor. Okay. After na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa nag-pre-arrange, pagkaabot ko, sir, nung basura, sir, nag-pre-arrange signal na, sir, ako. Okay. Doon sa report, lumalabas may tatlong putok eh. At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril doon sa kapatid niya. Now, doon sa tatlong putok, may pinutok ka ba o wala? Meron, sir. Isa, sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Laresma, sir. Ano ang gamit niyang baril? Caliber 38 po, sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less, sir, 5 meters. 5 meters. So, kung sinasabi mong 5 meters, familiar ka ba sa 5 meters?
Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gaano kalayo yung 5 meters? Diyan, sa harap mo, ituro mo. Sige, gaano kalayo? Sir, kaya lang, sir. Alin diyan? Sir, na lamesa sa kasunod. Yung edge ng table? 5 meters. Yes, sir. Yung edge ng table? Ito, sir, table to na. Yung tapat ko, sir, at saka yun, sir. Gusto mo bang... So, yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanino yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. Mayanting ka ba? Opo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng dalawa, saka mo siya pinutukan, tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir, 5'6", sir. 5'6", more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong intention mo? Sir, i-disable, sir. At saka, sir, yung nasa, napiligtan na, sir, ako na paputokan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil nasa panganib na, sir, yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa? Yes, sir, para ma-disable lang. So, after na maputukan siya sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala, sir, sa ospital, sir. Dinala sa ospital. Mr. Chair, RD, by the way, Mr. Chair, RD, mayroong autopsy report na po ba? Positive po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? The cause of death was due to a gunshot wound to the lower extremity, Your Honor. Okay. Sergeant Makaraig, Mr. Chair. Yes, sir. Totoo ba yung report na yung BIOS green, walang plaka? Yes, Your Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung BIOS na kotse? Service po naming mga intel, Your Honor. Okay, service. Pero kanino nakarehistro yon? Bali po, isa paggamit po ng LGU. So, sa local government unit? Yes, Your. Tanong, bakit walang plaka? Tinanggal po namin sa dyan, Your Honor, dahil sa dami na po ng aming nahuli ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni PSG Perez na Alpha niya. Okay, Alpha. Ardi, Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. Ardi, hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation, RD, is it armed encounter or not? Based on the result of the investigation, dito sa report po nila, it's an armed encounter, but the investigation shows otherwise, Your Honor. That's why nga po, nakapag-file tayo ng murder case sa Lucena. And
nagkaroon po tayo ng pre-charge sa investigation sa admin naman, Your Honor. So, yun lamang po, Mr. Chair. Okay, by the way, balikan ko lang para malinaw, no? Kasi, para malinaw, no? Naintindihan ko naman yung sagot mo, RD. Eh, baka naman di naintindihan ng ating mga kababayan para malaman nila yung tama at maling trabaho ng police. Armed encounter ba yung insidente o hindi po? Based po sa investigation, wala pong arm encounter, kaya nga po nakapag-file tayo ng murder case laban dun sa limang police, Your Honor, and nagkaroon po tayo ng pre-charge investigation being conducted by PS, Your Honor. Yun ang maganda sa iyo, RD. Hindi ka konsintidor. Yun ang gusto po nating madinig. Madinig na ating mga kababayan na hindi ka bias. So may kaso na, murder case, itong mga operatiba. Tama po ba, RD? It was submitted, Your Honor, sa Piskalya yesterday, Your Honor. So doon sa mga ibang pulis na nakikinig ngayon, huwag ninyo isacrifice yung karir ninyo, huwag ninyo isacrifice ang future ninyo, huwag ninyo isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama. Yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General Acop, ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP. Pero kailangan natin, mas mahalin natin yung ating mga kababayan, public service. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you so much, Congressman Busita.